Ayan. Good evening, Brother Teodulo. Hello po, bro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yeah, mas maganda ka pa sa gabi, bro. Oh, mas gwapo pala. Pwede na ba ako mag-testimony? Yes, yes, bro. Go ahead. Hello po, hello po. Go ahead, bro. Testimony. Una sa lahat, magpasalamat ako una sa Panginoon na binigyan ako ng pagkakataon na makapag-testimony ako sa gabing ito. At maraming salamat din po sa pagbuo ng punto por punto na kung saan marami po kaming natutunan na dahil sa programang ito, ito po ay nagbibigay sa amin ng nagpapalalim sa aming pananalig at pananampalataya bilang Katoliko. Nagpasalamat ako una dahil dito ako natuto, nagdagdagan ng aking kalaman, lalong-lalo na sa pagro-rosary dahil dami akong natutunan na mga nagtestimony din tungkol sa pagro-rosary. At mula nung nagkaroon ng programa ito, lagi ko na itong sinusundan at sa aking pagsunod, lalong lumalalim ang aking pananampalataya. Ay sishare ko lang po dito mga kapatid, yung para makapagbigay din ako ng encouragement sa ibang mga Katoliko tungkol sa pagro-rosary. Kasi bang ang aking kalaman tungkol sa rosary, hindi ko alam kung saan ito galing, kailan ito nag-umpisa. At mula nung nalaman ko kay Father Darwin na ang rosary pala ay isang weapon na kinatatakutan ng demonyo. At mula noon ay sinusuri ko itong rosary kung kailan ito nag-umpisa, saan ito galing. At doon mula nung nalaman ko na ito pala ay galing kay Mother Mary na ibinigay kay Santo Domingo, doon ko pinapractice ang pagro-rosary araw-araw hanggang sa umabot na punto na yung apat na mystery ay ginagawa ko yan halos araw-araw. Yung apat na mystery, yung joyful, luminous, sorrowful at glorious, ginagawa ko yan araw-araw. At ang malaking doon ko nalaman talaga na very effective pala yung rosary kapag ito'y ginawa nating devotion. Dahil sa pamagitan ng pagro-rosary, yung dating mainitin ng ulo ko, madali akong mainis sa mga anak ko, madaling mainit ang ulo ko. Mula nung ako'y nag-devotion sa rosary, nawawala ito. Natatanggal na sa akin yung pagka-mainitin ng ulo ko. At yung pagiging mahilig sa panood ng mga pornography. Kahit may asawa na ako, nanood pa rin ako ng ganyan. At yun nga, yung dating gawain ko, yung nagmamasturbate ako, mula nung ako'y nagdebosyon ng rosary, doon ako nagtataka na bakit bigla na lang nawala na akong gana na manood ng pornography at nawala na rin sa buhay ko yung pag-masturbate. At doon ko nalaman na talagang epektibo talaga ang pag-devotion sa Santo Rosario na kung saan kung titingnan natin yung 15 promises ni Mama Mary ay totoo pala. Kasi ako mismo nakaranas ng pagbabago sa aking buhay, sa aking sarili. At mula nung nagkaroon akong pagbabago sa aking sarili, sa aking buhay, ay pinuforce ko na yan na ini-apply sa aking pamilya. Araw-araw na aking pamilya nagdarasal kahit wala ako sa bahay. Sila ay nagdarasal na doon araw-araw dahil nga pinuforce ko sila dahil doon ko nakita at naranasan na grabing effective pala ito kapag ito'y ating dinadasal araw-araw. Kaya bilang mga Katoliko, sa mga nanood ngayon, sa mga nakikinig,
in-encourage ko po ang lahat ng mga Katoliko na kung hindi man natin magawa araw-araw, kahit isang beses lang, isang araw, kasi sa akin talaga minimintis ko yon yung apat na mysteries, sinisikap ko yon na magawa ko mula umaga hanggang gabi. Pero kung hindi man natin magawa yon, kahit isang beses lang sa isang araw, pwede na rin yon kahit papaano. Kasi nga doon ko nalaman na grabing epekto pala, effective, very effective pala itong Santo Rosario kapag ginawa nating devotion. Dahil doon ko na-realize na sa pag-devotion ko ng Santo Rosario, doon ako lumalapit, napapalapit ako lalo sa Diyos at lumalalim ang aking pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Kaya sana mga kapatid kong Katoliko, in-encourage ko po kayo lahat na subukan natin, subukan niyo ang pag-devotion ng Santo Rosario, dahil tinitiyak ko na malaking pagbabago po kapag ito'y ating gawing devotion araw-araw. At sana po kahit papaano, may mga tanong pa sana ako, pero sa sunod na lang kasi testimony night pala ngayon. Ito'y aking sinishare po, tinitestimony ko sa gabing ito upang magkaroon po ng encouragement sa iba na sila rin ay magiging bahagi sa pagdebosyon at pagdarasal ng Santo Rosario. Yun lang po mga kapatid at maraming salamat po sa punto por punto. Yun lang po, bro. Yan, maraming salamat kapatid Natio Dolo, no? Napakaganda ng iyo pong ano. Napakaganda ng iyong testimony, bro, no? Lalo mo pang pinapatibay yung kapangyarihan ng Rosario, no? Naway kunan ng ating mga manonood din kapatid yung ano mo, yung share mo ngayon. Saan ka, bro? Dito lang po sa Kuan, Cavite. Pero taga Bulacan. Cavite. God bless sa iyo, bro, at patuloy sa ano, pagro-rosary at pagiging mabuting ama at paglapit sa Diyos. God bless sa iyo, bro. Magsalamat pala po ko, bro. Ihabol ko muna. Salamat ko kay Morris. Sige, bro. Sige, go ahead. Salamat ko kay Morris kasi siyang nagbigay daan na makapasok ako sa... Morris? Sinong Morris? Si... Si Morris, yung kaibigan mo, bro, Junre. Ah, si Aris! Aba, nakadagit na pala si ano, bro, Angel, si Aris Morris. Andito ba si Aris? Andito si Aris, bro. Bro Aris, andito. Bro Aris! Angel. Yes po. Hello, bro. Good evening. Good evening po. sa'yo pala to, ang kapatid natin. Akay ko na yan. Okay. Good job, bro. Bro Angel, ano masasabi mo? Dati taga ano ka ng Katoliko, ngayon taga-akay ka na. Taga-akay na. Taga-akay ng Katoliko, ha. Ngayon taga-akay. Galing, bro Aris, ha? na nagulat mo kami noon, ha. paano kayo nagkaano ni kapatid ni Teodulo Amora, bro Aris? Paano mo konti, pa-share mo sa amin konti ang pangyayari. Ano bang nangyari? Di ko kasi mag-gets yung sa rosary, then nag-share siya sa akin ng test ng mga knowledge niya about the rosary. Then yun, nagkaroon ako ng idea at lalo akong nagkaroon ng interest sa rosary. Okay yan. So, God is good. Every time talaga, naghahanap talaga siya ng paraan, bro Aris, para talagang ma-strengthen ang ating faith. Ano? Yes, at si Teodulo naman, Amora, through you, nasumpungan mo naman, bro Teodulo, ang punto por punto, bro. Matagal na po, bro. Matagal na, kaya lang di ko alam paano pumasok. Ah, okay. Then si Bro Aris ang nag-ano sa iyo para makapasok ka dito. Baka may commission na ako dyan. Meron ka na, 10%. 10% commission. may ano ka na kay God. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa, mga kapatid. Ibigay muna natin kay Domingo Apo. Junior Villa. Ha?
Brother Teodolo Amora, maraming salamat, bro. God bless po sa iyo. At bro Aris, stay put. Bigyan mo natin sa ating kapatid na si Domingo Junior Velia. Kapatid na Domingo, bro? Bro Junry. Ayos po, Angel. Oo, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no? Kahit sabi ni Apostle Santiago, no, sa 5:20, no, isa lamang, no, pagka nag-aakay daw tayong pabalik kay Jesus, napapawi ang makasalanan ng sanlibutan at tayo yung kasalanan din natin. So amen. Daniel chapter 12 verse 3, ang nag-aakay sa kabutihan, sabi niyo, nako, ang sarap noon, magniningning sa kalangitan magpakailanman. Amen. Si Jesus pinapirin yan, no, ang sabi niya, isa lamang, no, makapagbalik loob. May isang kaluluwa lang, no, na makapagsisi, no, dating makasalan katulad ni Brad, no, ang tindi ng pinagbago niya, no, lalo na sa lalaki yung sinabi yung pornography. Mahirap yun, Bro Angel. Ako nahirapan din ako nang dati. Kahit mga hindi siya nagaano, kahit mga kaparian, no. May anong vlog noon? Realidad siya? Yan, realidad. Franciscan prior siya nagsabi talaga, mga kaparian, nahihirapan dyan. Pero nakita, no, yung talagang God's works in a mysterious way, no? Ang tinutulungan niya, yung, alam mo yon, yung tinutulungan ng sarili, no? Yung alam ni Lord kasi kung sino yung willing, no? Willing siya, hindi niya kaya. Kaya sabi ko lagi sa inyo, galit man yan, kalaswaan man yan, kaya bang tanggalin kung ikaw lang? Hindi mo kakayanin yan. Ang dapat gawin natin? Humingi kayo ng tulong kay Mama Mary. Lahat ng mga problema niyan, mahirap. At mayroon din, may isa pang ano na pwede kong maibigay sa inyo, lahat ng mga nakikinig ngayon. Isang pari din nagsabi, no? Father Mike Smith, ano sabi niya? Mas makakatulong sa inyo yung mga nag-uumpisal na lagi may problema, yun nga kalaswaan, na anger, no, o gossip, no, o pride, i-renounce niyo daw yan. Bibigyan ko ng idea. I renounce, no, the sin of gossip, the sin of sexuality, immorality, the sin of kung ano man ang sin na yan, i-renounce niyo. Effective 'yon, i-renounce niyo sa tabernacle or sa adoration chapel. I-renounce nyo kasi mag-ano yun sa inyo. Pag ni-renounce nyo yun, siyempre mag-iisip ka na nun, ako na-renounce ko na to. Effective yun, hindi nyo magagawa at hindi nyo nagagawin. Yun, isang idea lang yun na mabigyan ko kayo ng idea. No? At ang rosary po, it helps our spiritual growth. No? It's part of devotion, turo na simbahan. So napakabuti ng Diyos, binigyan tayo ng ganyang devotional prayer na nakakatulong sa atin. Yun po kapatid, back to you bro Junry. Yeah, maraming salamat, Father Angel. So, ibigay naman natin, no, kay kapatid na Domingo Junior Velia. Bro, pa-open po ng camera, bro, and then pa-unmute. Kapatid na Domingo, bro, ayun. Pa-unmute, bro. Ayan. Good evening sa iyo, brother. Good evening, bro. Isaya, makamudang po-code ka ng... Itagalog lang natin, bro, kasi okay. 95.7% ang nanonood sa atin ay Tagalog. Okay. Good evening. Gusto ko sana mag-testimony, kaso lang pressing itong ano ko ngayon dahil nakakalagayan namin. Wala ako sa bahay ngayon. Miss ko lang nandun. Nasa labas ka ng mundo ngayon, bro. Ay, hindi. Nandito ako sa ibang lugar. Nandito ako sa Manila. Miss ko sa... ang background mo kasi nasa... Ang background mo kasi, bro, nasa outside of the earth. Okay, patuloy, bro. Hindi ko nabago ito. Patuloy, bro. Okay, regarding ito sa ano, baka si pwede akong matulungan talaga ito ni Brother Wendell. First and foremost, baka pwede akong makahingi sa kanya ng... messenger at sa kanya kung paano ko siya makontakt personally para diretso na ako magtanong sa kanya since nakikita ko naman siya ang pinaka mataas na experience when it comes to exorcism, deliverance and so forth and so on kay Brother Wendell. So may request ka kay Brother Wendell?
kung pwede ako makihingi ng personal okay, account sa Sebastian. Tingnan muna natin ang ano ni Brother Wendell, Brother Wendell. Para okay, diretso na ako makatanong sa kanya. Mag-message lang siya, mag-message siya sa akin yung sa Facebook ko. Ayan. Ano yung account sa Facebook o sa Messenger na ba 'yon? Messenger o Wendell Talibong, 'yon lang. O kaya sa Pananampalataya at Katwiran Facebook page. Parang tinubukan kong mag-message sa iyo doon, Brother Wendell P. Talibong. Oo. Meron ako message doon kasi walang... Hanapin ko dahil dami kasing nagmi-message. Hanapin ko. Tapos yung ano ko doon, yung profile ko is Domsville Pescado si Pilot. Okay, sige, hanapin ko. Anyway, yung concern ko kasi wala ako sa bahay ngayon, 'di ba? Misis ko lang. But nag-instruct na ako sa misis ko kung paano mag-ano kasi lang hesitant siya ngayon. Medyo we are in a dire situation na kailang madeliveran din yung bahay kay pakiramdam ko parang ano, parang may balakid na ano na nakaharang sa pamumuhay namin. Yun nga, gusto ko sana na siya mag-carry out ng deliverance sa bahay. So, baka po pwede nyo akong i-guide kung paano talaga yung gagawin ni Mrs. Then, during deliverance, kailangan ba lahat ng spaces sa the same prayer na gagawin sa loob ng bahay o sa labas ba? Bro, habang may pagkakataon siguro, Bro Wendell, ngayon na niya sabihin para masigurado mukhang kailangan yung tulong. So, brother, sabihin mo na ngayon yung problema para habang nandiyan si Bro Wendell, baka mahirapan siyang makita yung account mo. So, ngayon na rin po, samantalan niyo na habang nandiyan, kausap niyo siya. Opo, maraming salamat. Go ahead po, ano yung pinaka-problema mo, bro? Oh, go ahead po sa tanong niyo habang nandiyan siya, baka para masigurado na tayo. Yun nga po, yung during sa deliverance session, ano po yung mga dapat na tatandaan, and then meron akong nakita ng ano yung tawag dito sa punto por punto as well as doon sa Father Darwin yung flow ng ano ng deliverance session. Kailangan lang kasi na ano yung eksaktong guidance kung paano talaga ang gagawin para maging successful ang deliverance session sa bahay. Okay, kaugnay sa deliverance session sa bahay, una yung mga miyembro ng pamilya, lahat ng mga miyembro ng pamilya dapat magsagawa ng general confession. Evaluate yung occult practices. Halimbawa, mayroon mo mga pagkakataon na nagpadugo sa bahay at sa sasakyan. May kumpisal yun. Mayroon ba pagkakataon na yung bahay ay nilibingan ng mga barya, yung haligi? Kung nilibingan man, ang instruction yan, dapat talagang hukayin ang mga barya at pukpukin para magiba yung kasunduan sa mga fallen angels na magbigay ng swerte sa naturang bahay. So, general confession, lahat ng mga miyembro, evaluate the seven capital sins, evaluate the ten commandments, at mayroon bang mga pagkakataon na sa kung kasal kayo sa pare, mayroon bang pagkakataon na gumagamit kayo ng contraceptives, yun, kailangan yan ma-evaluate at maikumpisal. Mayroon bang pagkakataon na hindi kayo nakasimba ng linggo o mga holidays of obligation? Kailangan yan na maikumpisal. So isulat lahat. Mayroon bang pagkakataon na lumapit kayo sa mga albularyo, mga manghuhula, mangtatawas, at may mga pampaswerte? Kailangan yan isulat at ikumpisal.
At may mga pagkakataon ba na hindi kayo nanguna sa pagro-rosary sa buong pamilya? Yeah. O kaya ay pagturo ng katekismo sa mga anak, kailangan niyang maikumpisal. So, evaluate yan. Pagkatapos, kung sakaling ang bahay ay napaduguan o may mga bariya, dapat talaga na ang pare, parish priest, o kahit hindi exorcist, pwedeng mag-deliverance, parish priest. Ang gawin ng parish priest, i-break muna ang consecration kung may padugo na nangyari o may mga bariyang inilibing, hukayin talaga yon. Pagkatapos sa pag-break ng consecration, i-deliverance yun. At pa, ang susuotin ng pare, sabi ni Bishop Marvin Masida, sa pag-break ng consecration at sa deliverance, ang istola ng pare ay violet. Saka, pagkatapos niyan, palitan niya ng kulay puti na istola para i-blessing na. Blessingan na yung buong bahay. So pagkatapos masagawa yan ng pare o parish priest, kahit hindi exorcist, pwede na ang may-ari sa bahay na mag-deliverance bawat gabi. Bawat gabi, mga anong oras kaya, Brad? Well, pwedeng gamitin kadalasan. Kung sa ako, pagkatapos ng rosary namin, yun, susunod na yung deliverance sa buong bahay. So, sa loob lang ng bahay yun, sa loob lang? Sa loob ng bahay, sa loob ng bahay. Okay. Anyway, just for the info, last February, bali, nirequestan ko na yung pari, exorcist priest actually siya. Hindi ko lang malaman kung ano talaga eh, kung na break seal and consecration yung ano, kasi sabi ko ipa-bless lang. But anyway, gumamit na sila ng ano eh, gumamit na yung pari ng ano eh, yung exorcist na mga sacramentals, kasi yun naman ang request ko sa kanya. As well as sa loob ng bahay at pati yung sa mga labas ng mga spaces dun sa labas, at meron nga siyang naramdaman dun sa ano. And then, isa pa rin, Rowendell, yung mga binanggit mong mga general confession, dahil nga sa yung misis ko is may inclination siya sa mga Chinese, so practically naniniwala dyan sa ano eh, kami sa Pung Soy. But, and then, yun nga, since ano, noong January o February ba, yun nga, pagka blessing ng bahay ng exorcist na nga, yun nga, nirenounce nga namin. And then, prior to that, ako rin dito sa Manila, but bali, I already renounce all of those occult practices, yung mga paniniwala sa numerology, astrology, palmistry, feng shui, lalo na yung mga amulet, and then yung pagtatawas, yung sa mga albularyo, and then yung mga habak-habak na yan. Tinanover ko na sa ano, and I already renounced it sa Blessed Sacrament 3 times. And then general confession, basta every time na makapanood ako ng bagong aral dito sa punto por punto, like for example, sa inyo, sa iyo ko na laman nyo na whenever you have a sin, hindi mo man malaman kung ilang beses na ano, at least magbigay ka ng ano, magbigay ka ng number. So yun nga, pabalik-balik ako sa kumpisalan, siguro na tataka na yung pare sa akin na kakumpisal lang nito eh, tapos balik na naman. Kasi nga, pagkapapanood ko nito, blessing in disguise din yung kapatid kong babae, siya yung nag-introduce sa akin sa punto por punto. Then, nagkaroon ako ng kaliwanagan, and then, from that time on, parang more than willing na ako mag-submit talaga. Since then, when I came here, nung January this year, I try to make myself available sa
Blessed Sacrament, Holy Eucharist, Confession. Yun nga, every time na meron pa akong kaalaman, ina-apply ko agad yun. And then, yun nga, bilang ano, bilang mandaragat, prone kami sa lahat ng tukso. And then I've already confessed it. And then bumalik ako ulit kasi nga kailangan nga naman ng number. So hindi ko na malaman kung ilang beses yan yun. And then those sins of self-gratification since high school. So yun na naman, balik na naman na ano, tinulad ko na naman dahil nga bagong kaalaman, hindi mo natin alam yan, basta i-confess lang na ganun. So, kailangan magbigay ng number. So, ganun nga. And then, regarding sa bahay din naman namin, hindi namin alam kung napaduguan ba yun o nalagyan ng ano. Wala naman kaming kaalaman kasi yung gumawa kasi noon, yung contractor, then sila lang yung nag-forsige na maitayo yung ano, yung bahay na tinitira namin ngayon sa Mindanao, Tambuanga. No idea kung meron ba silang ginawa. Anyway, yun nga sabi ko, napabless na siya by exorcist priest sa lahat ng bahay. And then, meron na kami mga sacramentals ngayon sa bahay. Tulad ng sabi ko, I have already renounced all my practices and all my beliefs, non-Catholic beliefs, frequented in the adoration chapel, Eucharist, confession, and sacramentals. Actually, dito sa tinitirang ko ngayon dito, I've already practiced it, and I can feel also the magnificent power of the sacramentals. Kasi alam ko na mayroong alien na kasakasama na dito sa aming ano. Kaya in-apply ko yung blessed exercise ng sacramentals para medyo discourage yung mga kalaban natin. And also, I have proven the sacramentals to be effective kasi every time na I would carry out yung prayer, whenever dito ako sa bahay, yung Divine Mercy Chaplet and most especially yung Rosary, hindi ko maiwasan kung hindi ko malaman kung ano ang dahilan bakit sumasakit yung likod ko. So since meron na akong holy and exercise oil, inisikap kong lagyan ang likod ko, and then I just made the sign of the cross. That's why I was able to say na effective talaga siya. Because almost instantly, the moment I apply holy and exercise oil, nawawala siya. And then, with a sprinkling of the salt and the holy water, medyo naiibsan yung mga naramdaman kong hindi kanais-nais, as well as far as sa psychological yung sa pag-iisip natin, yun nga, nabanggit ko kay bro dyan doon nakaraan, kasi nga, as I said, kailangan kong si Miss Dean mag-deliverance sa bahay kasi nga napifeel ko ngayon na medyo may blockage talaga sa akin, sa buhay namin kasi medyo nahirapan akong makabalik sa trabaho. So I just needed to impart this information para nga at least makapagbigay kayo ng solusyon sa kung ano mang kailangan namin gawin para makabalik kami sa grasya ng Panginoon. Although we have been trying to put ourselves in the grace of God para nga open na yung portal in His grace and abundance and mercy of God will come to our lives and makes his present be felt by us. Hello, Brother Wendell. Okay, yun, gawin mo, kapatid, pagkatapos ng rosaryo, dahil authority ka, mag-bless ka sa
mag-deliverance ka sa bahay niyo, lagyan mo ng holy and exercise oil ang noo ng mga miyembro ng pamilya with the proper formula. In the name of Jesus, I seal you with the precious blood of our Lord Jesus. During ba sa deliverance, bro, lahat ba ng space kailangan ng yung sa lahat ng prayer na yun, o isang prayer lang yun yung sa guide ni Father Darwin? Isang buong bahay o every rooms dapat? Pwede buong bahay na. Pwede buong bahay. At pwede rin na sa bawat room gamitin ang naturang formula. No? Pwedeng gamitin sa buong bahay, pwede rin. Depende kung halimbawa itong room na ito na posibleng infested dahil walang nag-occupy, so pwede mo gamitin yung formula sa deliverance. Okay, and then kailangan din gamitan ng ng mga sacramentals yung mga ano na yun. So kailangan ano yung pinaka-ideal kung kunyari generalize sa isang buong bahay, saan kami dapat mag-carry out ng prayer ngayon? Sa sala lang o sa tao dito? Sa altar? Sa altar ninyo, sa altar ninyo. At pagkatapos dyan, habang nagamit kayo ng holy and exercise oil, yon ang formula. Banggitin nyo, in the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke, refugee, bind, and cast out all evil spirits. Yun. Gamitin mo yan na formula. At okay. Sisindihan mo yung holy and exercise candle. Ah, okay. So, during the deliverance pala, may kandila pa palang yan. Yung holy and exercise candle. Dahil ang ritual yan, kung sa pag-bless ng pare, yung binabasa ng pare, malinaw yung intention ng simbahan. Na habang sindihan ang naturang kandila, ang kapangyarihan ng mga masasamang espiritu ng kadilimian ay lalayas dahil sa liwanag ng naturang kandila. Okay. Salamat po, Brother Wendell. Isang tanong ko po. Nakita niyo na po yung message ko? Hindi ko nakita. Binuksan ko. Ang daming nagme-message ko kahit sa request, no? Message dito. Ang dami pa. Di ko pa nabuksan lahat. Okay, anyway, nandiyan naman yung nag-iisa pa yun, pero naghihintay lang ng ng reply para meron na tayong communication. Parang pakiramdam ko medyo authority ka ngayon dahil sa kaalaman mo, since matagal ka na sa ganitong ministry. So I hope matulungan mo kami sa problema namin ngayon sa pamumuhay. Yun nga, maraming salamat at medyo naliwanagan ako. Ilitan nyo na ako ngayon punto por punto. Maybe some other time magkaroon ako ng pagkakataon kung ano man yung kahinatnan ng pagsikap namin ito upo pang makabalik sa grasya ng Panginoon, karoon ng pagkakataon to really pour out myself para sa testimony night, at least para makahikayat pa tayo ng iba pang kasamaan sa pananampalataya, to deepen our understanding, deepen our faith. Hindi lang yung parang sinasabi ko pa rin ng lukewarm. Kailangan pag-alamin talaga natin yung pananampalataya natin sa Panginoon through our personal and authentic na Domingo nasa buhay po. May nakisuyo pala dito, bro, kung sino daw ang sabi kasi ni Happy Life Vlog, pakisuyo kay
Brother Kohler, kung sino ang exorcist priest ng Zamboanga City? Ay, yun nga, alamin ko pa, yung kasing request namin is a family friend yun siya, pero hindi siya tiga Zamboanga, tiga ano siya, tiga Basilan siya, so since nanggaling siya sa ano, sa Manila, sabi ko daan ka na lang doon. Sa Zamboanga City, si Father Ding Banio at may kasama pa siya. Ayan, maraming salamat, Bro Wendell. Hali, Happy Life Vlog, si Father Ding Banio, Bro Wendell? Yes, yes. Ayan. Okay. Go ahead, kapatid. Kilala ko yan siya, kilala ko si Father Ding. So, yun pala, totoo pala yun siya. Medyo may edad na yan siya. I hope mapag-iusapan lang namin siya to assist us in our dire need. Father Ding. Siya yata yung rector ng ano doon, yung isang seminary doon. Retire na siya ngayon. Retire na siya ngayon, pero may kasama din siya. Nagpa-practice pa rin dahil nagkasama kami sa gathering sa Philippine Association of Catholic Exorcists. Nagkita kami doon sa Cebu. Pero may kasama din siya na exorcist diyan sa Zamboanga. Pero pwede pa siya na ma-invite ninyo. Salamat, salamat bro, salamat bro. Hopefully I will have the opportunity isa sa mga araw na ito pagpalain ng Panginoon at kung ano man yung maging resulta ng pagdi-deliverance ng asawa ko, medyo hesitant kasi siya kasi nga hindi nga raw niya alam, nandun pa rin yung takot sa kanya baka daw ma-retaliate siya. Sabi ko, nandiyan naman yung ano, prayer for protection. Yun lang ano natin, pero kailangan talaga na ano eh. Meron sana mag-guide sa kanya doon. Anyway, maraming salamat na lang, Bro Wendell. Hope na masagot mo yung ano ko sa personal account mo para at least kung may katanungan pa ako, direkta na ako makatanong sa iyo. O kung okay, hindi man dito sa ko. Ano. Salamat po. Ang ano ko, Domsville Pescado si Pilot. Okay, okay. Domsville Pescado si Pilot. Yan, maraming salamat kapatid. Profile pic niya ay yung mukha ni Christ na dinrawing ng ano, nung bata na nakita na nakaakyat na sa langit. Sige, sige, hanapin po. Yeah. Okay. Yeah, maraming salamat kapatid na Domingo Jr. At maraming salamat bro at naway magpatuloy ang biyaya ng Diyos sa inyo. Bro Jando! Salamat din, salamat. God bless. Okay, tapos na kayo. Okay, so Dalalas J's 22 na. Isa lang dito Brother Jando dito kay ano kay kay Ayan. Sabi niya Bro John Ray, sa confession po need na ang pare violate ang istula nila. Paano po ba pag di violate istula nila, is that confession valid or not? Ang validity ng sakramento kapatid apat lang. Matter, form, ordained priest and intention. So yan lang ang need sa sakramento para maging balido. Bujando. Okay, thank you sa iyo Brother Jun Ray at sa mga hindi na po nabasa ng mga comments, gaya ng sabi ko po, recorded po lahat ng mga yan. Kung sakali po hindi na pagbigyan ng pagkakataon next Sunday night sa testimony night natin, wala pa rin mag-raise hand, yung katanungan ninyo na hindi na sagot eh ating muling ilalabas, kaya pasensya na po kayo no kung hindi talaga na ilabas. Ito lang Bro Jando, pahabol kay Bro Wendell. Bro Wendell, si Father Jeffrey Miralos daw po ba Bro Wendell exorcist? Saan na diocese? Siguro sa Zamboanga siguro, kasi ito yung tanong niya kagaling sa Zamboanga eh. Basta may kasama si Father Ding. Inano niya si Father Ding, kilala niya si Father Ding, pero si Father Jeffrey Miralos daw ba ay isang exorcist. So hindi kilala ni... Tingnan ko muna sa list. Ayan, maraming salamat Bro Wendell. Okay, thank you sa iyo Brother Jun Ray.
Okay, so hanggang dito na lamang po tayo. Atin ang ibigay sa tipo sa salamat. Dahil 11:32 na ngayon sa Japan at South Korea. Ating unahin si Brother Junry sa kanyang pasalamat. Brother Junry, ikaw muna mauna. Yan, maraming salamat Pre Jando. Pero higit at una sa lahat ang Diyos. No? Papuri at pasasalamat mga kapatid sa ating Panginoong Diyos na walang humpay na humihipo sa ating mga puso para mapag-usapan na pag-aralan ng kanyang banal na salita, lalong-lalo na ang katuruan ng simbahan. Maraming salamat sa lahat ng nagtanong, no, sa mga YouTube channels at yung mga nabimbing at katanungan na binasa ni Brother Jando. Maraming salamat po sa inyong mga katanungan. At sa atin pong dalawa na nagtanong, na pumasok si Brother Teofulo ba yun, no? At si Brother Domingo. At kay Brother Aris din. No? Thank you Brother Aris, no, na may natulungan ka na makapasok dito sa Punto Por Punto, bro. Patuloy Brother Aris sa pagiging mabuting Kristiyano. At sa lahat din ng mga kapuntos natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Junry. Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Junry. Din natin naman ibigay ngayon kay Brother Tata. Andiyan pa si Brother Tata? Tata? Mukhang nauna na naman ulit si Brother Tata. Brother Wendell? Okay, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon. God bless us. Okay, Brother Injen? Yes, so bago tayo pasalamat, para ma-inspire po yung mga tao, pakibigay nga sa Santiago chapter 5 verse 19 to 20, no? Para ma-inspire tayo mag-share, no? Ng punto per punto. Santiago 5, 19, 20, no? Basahin natin. Okay, at hindi na sa Santiago 5, 19 hanggang 20. Ito yung sabi rito. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Ayun, no? Napakasarap pakinggan yan, no? So, isa, siyempre, mga papa natin, mga missionaries, cardinals, bishop, at siyempre mga punto por punto rin. At yun si Aris, no? Meron na siyang naibalik agad-agad, maliban sa kanya. So, napakaganda, sabi niya, napapawi ng maraming kasalanan kapag may maibalik kang isang makasalanan na kapagsisi. So, yun po yung sinasabi natin lagi dito, biblical yun. Dapat ma-share natin to, huwag natin sarilinin. Mas marami pa. So, congratulations din po, no? Is 220,000 na, no? Pera pa yung kay Bro Wendell, Bro Junry. Napakarami na nahipo ng punto por punto. At sana mas marami pa dahil sa mga ganyan, usually naman, di ba, kahit isa nga lang, eh, sabi ni Jesus, no? Laksalak sang anghel na yung nagdiriwang sa langit. So, what more kung libo-libo pa hanggang umabot ng milyon yan, no? Mas lalong natutuwa si Lord at mas lalo tayo pagpapalay. So muli pa, lalo ng ating ebanghelyo, pabaon, no? Manatili tayo kay Jesus. Hindi ka, huwag kang gumawa ng sarili mo lang na akbang, ng plano mo, ng ano mo, laging kasama si Jesus sa mga plano. Kaya kapag nagdasal, no? Paalala, kapag nagdasal ka, Lord, anong gusto mong gawin, no? Sa pamamagitan ko. Araw-araw, yung pwedesalin natin, Lord, anong gusto mong gawin sa pamamagitan ko? So, gawin ka ng instrumento ni Lord kahit sa trabaho mo, sa business mo, para maraming mapalapit sa Kanya, no? At marami tayong mailigtas. At sabi naman niya, anuman ang hiling nyo, kapag nanatili ka, lahat daw ibibigay. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Bro Jando. Yes, atin na. Meron na bang sasabihin para doon sa mga nag-antay sa sacramental blessing kay Father kasi may talk siya sa Surigao ba yun? So, ang sagot po ni Brother Joseph, eh, meron pong technical error na tanggal daw po yung saksakan kaya lahat po ng goddess ay nag-hang up po. Kaya wala pong naganap na live. Ayun, kaya pala nawala. Yun pala ang reason. Kaya pala naghang lahat ng mga ano.
Okay, so yun po ang ating ano ngayon, ang ating programa ngayong gabi. So bukas ng gabi, relax muna tayo. At sa mga iba naman kasama sa Potopor Punto na patuloy na magprograma, well, kayo lang, kayo na lang muna magpatuloy, pahinga lang muna ako. Okay, at babalik ako sa Martes pa ng gabi for another night of Potopor Punto Worldwide Catholic Bible Study. Kaya sa lahat ng mga hindi nakapagtanong, kayo magalala, recorded po yung mga tanong ninyo. Sa lahat ng mga Katoliko at hindi Katoliko na nanonood sa ating programa, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. At nawa, next time, meron na tayong pagkakataon na magkaroon ng talakayan. At sana ngayon darating na, mag-usap po na kami rito sa taga-Valencia kung okay ba silang bumalik at magdagdag pa ng marami. At pag okay, gawin natin ulit ang Worldwide Catholic Doctrine Exposition sa Biyernes ng gabi. At sana kumpleto tayo dahil may mga tanong gaya nung dati, may mga tanong na about spiritual warfare, wala si Brother Windu tsaka si Brother Tata, so kahit hirap ako na lang yung sumagot sa doctrinal lang niya si Brother Junre. Minsan na sa yung kanyang microphone speaker, kaya salamat daw sa effort na talagang siya pumunta sa locker para maging malinaw yung kanyang boses, at gusto nila yung pagsagot ni Brother Junre. Ito naman tayo ngayon kay Brother Angel sa kanyang about sa liturgy. Nagustuhan nila kasi meron silang mga narinig kay Brother Angel na hindi nila narinig na tinuro sa kanila. Sabihin, nakapag-evangelize talaga ng husto yung ating team nung Sabado ng gabi. At sana mangyari ulit yon ngayon darating na Biyernes ng gabi. Kuminikit ko muna sila dito, mga taga-Valencia, para mas dumami sila. Last Saturday, 8 lang sila. Sana next is lumagpas pa sa 8. Okay, so ngayong gabi, babay na po tayo. Closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of Heavenly Hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.